Maraming salamat, Prof. Ed. Samantala, mga ka-RSP, isa po na itinuturing na deadly o yung nakakamatay, Chia, itong pagkakaroon ng lung cancer. Dahil sa una ay hindi natin mararamdaman, parang pangkaraniwang ubo lang yung mga sintomas po nito. Sadyang delikado naman kung ito ay mararanasan mo. Kaya naman, para magbigay tulong at impormasyon patungkol sa lung cancer, makakapanayam po natin ang isang pulmonologist na si Dr. Gregorio Ocampo. Doc, good morning po and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Doc, good morning. Hi, good morning po to everyone sa Rise and Shine. Okay, Doc Greg, ano po ba ang lung cancer at ano-ano po ba ang mga sanhi nito? Usually, ang lung cancer, yung mabilis na paglaki ng mga bukol sa baga. Ang usual cause po nito ay yung cigarette smoking or exposure sa mga usok. Mm-hmm. Okay, so hindi ibig sabihin hindi ka naninigarilyo ay hindi ka magkakaroon ng lung cancer. Halimbawa po, Doc, tama ba yung mga second-hand smoker? That's one also the usual cause po, yung second-hand smoker or yung mga nagsisiga po o yung nagluluto na ginagamit po yung mga panggatong. So usually these are the causes of lung cancer. Okay. Halimbawa po, Doc, kasi yung iba talagang nag-quit na ng paninigarilyo, no? Pero meron silang alternatibo ngayon, yung vape. Oo. Ito po ba'y posible maging sanhi rin ng lung cancer? Yung vape po kasi, heated ano rin po yan, chemical. So that can also cause lung cancer. So marami na pong study ngayon na vape can also cause lung cancer din po dahil sa irritation na ginagawa po ng heated chemical po. Okay. Okay. Sakali po, no, Doc, na may maramdaman ng isang tao na medyo kakaiba sa kanyang baga, ano-ano po ba yung sintomas para magamot ka agad dito? O, gaya po nung sabi nyo, no, yung unexplained cough, yung usually yung iba may dugo, yung phlegma, at saka yung unexplained shortness of breath, pagsisikip ng dibdib, saka panghihina, saka pangangayayat po. Kaya usually po yung lung cancer, late na po mag-diagnose. Usually, nadadiagnose po natin late stage na, stage 3 and 4 na. Oh, wow. Kaya yung pinaka-importante po yung early diagnosis ng mga pasyente na nagkakameron ng lung cancer po. Doc, sino po ba ang medyo nasa high risk na magkaroon po ng lung cancer? Yung mga high risk na magkaroon po ng lung cancer, number one, kamang sinabi natin nung una, yung mga smoker, yung mga exposed po sa cigarette smoke, like second-hand smoke. Sabi nga ni sir, yung nagbe-vape. And of course, those with history in the family po of lung cancer. Ah, okay. So, pwede pong hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagbe-vape, hindi ka nauusukan, pero namana mo ito. Genetics. Tama po ba, Doc? Yes po. Pwede pong genetics po. Kaya kung may family history ng lung cancer, mas maigi po yung tinatawag nating early diagnosis by X-ray or CT scan of the chest. Oh. Pero kung early, Doc, kung early diagnostic, ano, maaagapan po ito? Ang usual treatment po kasi ng cancer, kung early treatment is talagang surgical removal of the tumor. Yun po ang pinaka number one treatment para mawala po yung cancer is surgical removal ng tumor at an early stage. I guess importante yung mga yearly check-up talaga, no? Kasi doon lang makikita yon. Okay, Doc, panghuli na lamang po, paano po ba, aside from mga sinabi nyo kanina, paano po ba makakaiwas sa pagkakaroon ng sakit na cancer sa baga? Well, of course, as sabi ko nga kanina, ang pinaka-common cause is cigarette smoking. So pag-iwas po sa sigarilyo or exposure to smoke. Tapos number two po, siyempre po, yung early diagnosis, pinaka-importante. So yung annual chest x-ray or check-up, then kung meron kayong high family history of cancer in the sa lungs po, yung early CT scan or low-dose CT scan po of the chest. Doc, meron ba mga pagkain o bitamina na nakakapagpalakas sa ating baga? Usually exercise po tsaka yung healthy diet, that would also improve yung total well-being po natin. Alright, okay. Kailangan siguro talaga early diagnosis na lalo na kung yearly. Smoker ka. Dapat yearly siguro. Para ma-detect mo na kagad. Tama. Well, okay. Maraming salamat po, Doc. At atin pong nakapanayam si Dr. Gregorio Ocampo para sa usapin ng lung cancer. Maraming salamat po, Doc. At mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat po.